attacks now. Conlon not having too much success. Oh, massive body shots again. Conlon, I thought momentarily he was going to go down. Now, huge body shots. Yo mga chong, welcome to Usapang Sports. Si Jerwin Ancas na nga ba ang posibleng susunod sa yapak ni Manny Pacquiao? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Marahil alam naman ang mundo ng boxing na walang nang susunod pa kay Manny Pacquiao. Dahil si Manny Pacquiao ay nag-iisang Manny Pacquiao lang. Kaya lang, sa kagustuhan nating mamalagi ang kasikatan ng boxing dito sa ating bansa, ay naghahanap talaga tayo ng pwedeng sumunod sa yapak niya. Marahil hindi man siya mapantayan, ay magawa man lang na maipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan kapag siya ay tuluyang nagretiro na. Ang aking sasabihin ay aking personal na opinion lamang. Ako ay hindi boxing analyst o di kaya boxing expert. Ngunit, meron lamang kaunting kaalaman pagdating sa usapang boxing. Sa aking palagay, ang Pinoy na boksingero na pwedeng makakuha ng mas maraming world title sa iba't ibang division ay si Jerwin Ancas. Bakit ko nga ba nasabi yan? Si Jerwin ay kampiyon sa 115 pounds kung mas kilala na super flyweight. At sa ngayon ay dito pa rin siya lumalaban. Ngunit kung gusto ni Ancas na umakyat ng timbang para makipagsapalaran sa ibang kampiyon, ay pupwede naman dahil likas na maganda at malaki ang kahan ng kanyang katawan. Kung ipagkukumpara nga ay parang mas malaki pa ang katawan ni Jerwin Ancas kay Manny Pacquiao noong lumalaban pa si Pacquiao sa ganyang dibisyon. Minsan kasi, ang pag-akyat ng isang boksingero sa mas mataas na dibisyon ay nagkakaroon pa ng mas magandang epekto sa kanyang katawan. Dahil mas lumalakas ang suntok niya, mas nagiging komportable sa kanyang katawan at nadadagdagan ang kanyang bilis at stamina. Si Ancas ay may taas lang na 5'6", nakapariyo lang ng kay Pacquiao at meron ding itong stance na southpaw. Ang nakikita ko lang na problema kay Ancas ay sa edad niya na 28 ay hindi pa talaga siya nagkakaroon ng matinding laban na susubok sa kanyang puso at katatagan. Sa bagay, hindi naman niya kasi kasalanan yun. Nasa promoter na kasi yun. At alam naman natin na ang top rank ay iba mag-alaga ng kanilang mga fighters. Sa sobrang alaga nga ay halos ayaw na nilang ilaban sa mga dekalibreng boksingero. Iba na kasi sa panahon ngayon. Boxing is about business. Mahirap nga naman, baka matalo ng pipityugin ay sayang nga naman. Hindi katulad kay Pacquiao nang nagsisimula pa lang siya ay sinagupa na yata lahat ang iba't ibang uri ng mga boksingero. Katulad lang nila ni Dal Hussein at Agapito Sanchez. Kaya naman, kapag lumalaban siya sa world title ay para bang tune-up fight na lang. Sa tingin ko naman ay may mararating itong si Jerwin Ancas. Nakadepende na lang sa kanya kung ano ang magiging mission niya sa kanyang boxing career. Hanggang sa muli, huwag niyo po sanang kalimutang isubscribe ang aking channel para ma-update ko kayo sa mga kwentuhang tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!